Thank you, Beth. At syempre sa aking kumaling si Doctora Avenido. Samantala, uy, meron tayong ube. Breaking news from Text Fire. Ito si Mr. Ube, no? Flooded areas na po ngayon. Ito po para po sa ating mga motorista para po maiwasan ninyo. Ito pong EDSA, TAF sa Manila, Montoho, JP Rizal, Mola, Pasong Tirad, dyan po yan sa May Makati, sa F. Ortigas, Boni, Mandaluyong, at syempre sa Mandaluyong City Hall Circle. Naku, totoo yan. Kasi mababang lugar talaga yan. Yung area na yan ng Mandaluyong City Hall. Sa ating mga, lalo mga taxi driver, I'm sure kayo po gusto nyong iwasan yung mga ganyang lugar dahil kayo po rin ang malulugi. So yan po, ang dapat iwasan ng ating mga motorista, yan po ang UBE. Breaking news mula po sa ating Text Fire. Samantala, syempre dahil araw ngayon ng Webes Porky, kailangan nating mapag-usapan ang kaugnay sa PhilHealth. At kapiling po natin ngayon ang ating sukit kaibigan sa PhilHealth na walang dilit iba kundi si Mr. Ramon o Raymond Acoba. Mr. Ramon, good morning. Good morning, Miss Nina. Good morning. Magandang umaga po sa nanonood ngayon. At nabalitaan ko, Miss Needs, na meron tayong mga kaibigan at mga kapamilya na nanonood from Iligan City. Ah, sige nga, batiin mo muna bago ang lahat, baka makalimutan eh. So, maayong buntag sa tanan, dun sa mga from Iligan, sa Lanao del Norte to. And also, dun sa mga kaibigan natin who's watching from Dumaguete City sa Buanga sa Negros Oriental. Nako, happy viewing po sa inyo dyan. Salamat sa panonood sa Good Morning Kuya. Mm-hmm. Ayan, sana kinuha mo yung mga pangalan. Oh. Anyway, Mr. Mon, ngayon po ay kailangan talaga natin ng PhilHealth, ano? Kasi alam mo naman yung kalusugan natin ang dapat pinaprioritize. Mm. At ngayon, tag-ulan, sabi ko nga, bawal magkasakit. Lalo na sa tulad namin, di ba? Hanggat maaari, dapat hindi nagkakasakit. Pero kung hindi maiwasan, talagang kailangan namin ng tulong ng PhilHealth. Gusto ko lang banggitin rin, Miss Needs, yung pinag-usapan kanina nila, Miss Lilibet, regarding sa dengue. Meron po tayong package para sa mga dengue. Ah, meron? Meron po. Oo, meron pala. So, okay. Na-anticipate po ng PhilHealth yan. So, nagkaroon po tayo ng special package for especially now na pag-ulan na naman, ano, mauuso na naman yan. Sige, that's good to know na meron nga talagang ganyan, Mr. Mon. Samantala sa atin naman po mga suking televiewers po sa Good Morning Kuya, ito yung mga questions mula sa 6114364. May PhilHealth na po ako pero wala pa po akong ID. Ayan, yung sinasabi ko sa'yo, ako din po wala pa rin. Pwede po ba akong magpagawa sa inyo ng valid ID? Salamat po. Ano, ayun, may good news si Mr. Mon. Ipakita mo nga, Mr. Mon, yung meron na tayong bagong ID, no? ID. Ganito po yung mas itsura maganda ngayon ng ID natin. So, pwede sa yellow, green na. At may picture na. Yun ang maganda dyan. May ID na siya. Tapos, kita, nakapirma lang rito yung aming president. Yung dati kasi, walang picture. Dati walang picture. So, ito yung ID. Pwede lamang po sila pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth Service Office natin. Sana nabanggit niya kung taga saan siya para masabi ko kung saan yung pinakamalapit na service office sa kanya. Pero huwag kayong maglala, pwede kayo tumawag sa aming PhilHealth Call Center sa 441-7442 para tanungin kung ano po yung pinakamalapit na PhilHealth Service Office sa inyong lugar. Ang tanong, mabilis lang ba makakakuha? Ita-type lang yan nung computerized na rin naman. At the same time, bibigyan na rin namin siya ng member data record. Ito yun ay napaka-importante kasi during the time of confinement, ito yung hinahanap ng mga hospitals to prove na meron silang PhilHealth contribution. At dito rin nakalagay yung kanilang dependents. Naku, pwede rin ako makahingi ng opo, MDR. Needs, okay. Ito po, Mr. Mon, from 348-6253. Good morning po, taga Muntinlupa po ako. Saan po pwede makakuha ng PhilHealth? Thanks po. Muntinlupa, meron na ba kayo doon? Or kailangan pang magpunta ng show? Okay, sa meron tayong PhilHealth Las Piñas. So that's malapit siya sa Muntinlupa at ang address nun ay 471 Edita Building, Alabang Zapote Road, Almanza 1, Las Piñas City. Ay, maganda kasi mas malapit kaysa pupunta pa. So pwede siya pumunta doon tapos any PhilHealth concerns pwede niya po i-transact doon sa ating PhilHealth Service Office sa Las Piñas. All right, from 489-1795. Good morning po. Tanong ko lang po kung magkano ang magiging benefits kung nanganak ang asawa ko through cesarean operation. Through cesarean. Kasi usually may tayong maternity care package, no? At nakapeg siya at 6,500. Uh-huh. However, pag cesarean, ang case ng kanyang panganganak, mas malaki po or above 6,500. Siguro around 30% to 70% of the total hospital bill during the time na na-cesarean kayo, yun po yung mababawas
sa PhilHealth. Kasi ang gagamitin natin na benepisyo, yung maximum na binibigay po natin, no, sa cesarean. So umaabot up to 28,000 sa drugs and medicines. And that's the maximum? That's for sa catastrophic case yung type C yun. Mm-hmm. So that would really depend kung anong, what type of hospital. Tapos that would also depend kung anong case yan ng, as determined by the attending physician. From 4197472, dati pa ako empleyado at member ng Pag-IBIG, SSS at my Medicare. Ngayon po ay namamasada na lang ako ng Jeep. Paano po ako magiging member ng PhilHealth? Sa ilalim po ng individually paying program, pwede kayo sumali kasi voluntarily sasali kayo sa PhilHealth program, no? So IPP ito. Pakita ka na meron tayong PhilHealth membership registration form. So sir, ang payo ko, pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth Service Office at mag-fill up kayo ng PMRF in order for you to update, no? So ipagpapatuloy ninyo yung inyong PhilHealth membership. Tapos, since na nasa individually paying program kayo, magbabayad lamang kayo ng 300 pesos per quarter. So that's equivalent to 100 pesos a month. Pero kung kaya nyo nang bayaran for the rest of the year, so that's around 900 pesos. At gusto kong paalala, nasa buwan na tayo ng Hunyo. So June ngayon, this is the last month of the second quarter. So make sure that dapat mabayaran nyo yung inyong PhilHealth premium contribution sa last working day of June. From 4137331, ilang taon po bang dapat pagbabayad ng PhilHealth? Meron tayong isang programa, Ms. Neens, yung non-paying member program or yung long-term benefit na binibigay natin sa ating mga PhilHealth members na patuloy na nagbabayad. So, once na you have reached the age of 60 years old, tapos retiree na kayo or pensioner, and at the same time, meron na kayong 120 monthly premium contributions of PhilHealth, that includes yung Medicare contributions ninyo. So that's equivalent to 10 years active membership of PhilHealth. Makaka-avail na kayo ng non-paying member program natin. Ang ibig sabihin nito, without paying any premium contribution, patuloy kayo makakatanggap ng PhilHealth benefits. Ayun ang kaganda. Pero kahit ba putol-putol, for as long as naka 120 yes. contributions, and kung susumahin mo yon, abot ng 10 years. Tama pwede yun. Tama yun, Ms. Neens. Mm-hmm. From 2351806, good morning po. Raraspahin po ang asawa ko, DDNC. Member po siya ng SSS at PhilHealth. Magagamit po ba ito at paano po ang gagawin namin? Okay, as to PhilHealth, kasi iba yung SSS, no? Pero alam ko parang meron din sila, no? As to PhilHealth, pwede niyo pong magamit yan pag na-confine siya sa isang PhilHealth accredited hospital. And that's also kasama sa maternity care package natin. Ah, kasama din yun. Mm-hmm. Alright, maganda pala yun, ano? Kasi lumalawak na yung coverage talaga ng PhilHealth. From Simplicio F. Pasqua. Good morning po, Kuya. Nag-file po kami ng refund sa PhilHealth sa San Fernando, Pampanga noong May 17, 2011. Kailan po kaya marirelease ang check? Salamat po. Naku, mga after 10 years. Hindi, biro lang. Sige, Mr. Mon. Sasagutin niya ni Mr. Mon. Napakaswerte mo, Mr. Simplicio, no? Kunin ko na lang yung text number ninyo. Kasi kasama natin ngayon yung ating Vice President from San Fernando, Pampanga, Vice President Region 3, si VP Rodolfo Balog. Kasama ko siya mamaya. At ipa-follow up ko po sa kanya later on yung inyong refund. Ayun, buti na lang pala kasama no, magkikita kayo. So, siya na mismo ang patatrabuhin niyo dyan. Okay, Mr. Mon, alam ko meron na kayong hotline number para po dun sa gusto mag-inquire. So, yung hotline number namin, it's 441-7442. Again, it's 441-7442. At naming PhilHealth website ay www.philhealth.gov.ph. And on June 25, magkakaroon tayo ng PhilHealth Sabado Part 2. So this is on a Saturday, so yung mga nasa ilalim po ng informal sector na wala pong panahon na pumunta po every working day sa aming opisina, babanggitin ko po sa inyo ang aming mga registration site all throughout NCR para ho meron kayong pagkakataon magpa-rehistro ng PhilHealth. Ang pwede ba dyan yung mga kabilang lang doon sa poorest of the poor? This is also open para sa mga hindi kasama sa employed sector or yung hindi kasama sa OWP. Anong requirements pala na pwede nilang dalhin? Kailangan lamang po nila pumunta doon at mag-fill up ng PhilHealth membership registration form. Ayun lang palang kailangan. Mm-hmm. Naku, maraming salamat. Malaking tulong talaga, malaking bagay para sa ating mga kababayan. And of course, next Thursday, bisita po ulit namin kayo. Kaya kung may mga questions po kayo para kay Mr. Monaco, by reserve niyo po yan para kanyang sagutin on Thursday.